Matagumpay ang isinagawang unang linggong face-to-face classes ng Talisay Integrated School sa Dapitan City. Ating alamin ang iba pang detalye kay Julius Esmade. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik ng face-to-face classes sa ilalim pa rin ng pandemya, ay mapapansin natin ang kahandaan ng school nito. Sa pagpasok pa lamang ng mga mag-aral sa gate ng school, ay didiretso kaagad sa triage area ang mga bata upang masuri ang kailang body temperature, at pagkatapos ay dadaan naman sila sa hand washing area bago sila tutungo sa kanilang silid-aralan. Nakapanayam namin ang ilang mga guro hinggil sa ginawa nilang paghanda ng kailang classrooms upang matugunan ang guidelines ng IATF para maiwasan ang pagbangon ng problema bunsod ng sakit na COVID-19. So our pupils are divided into two batches. We have the group A and the group B. For this entire week, we have the group A who will attend the class for the entire whole week. And they will attend it from 8 a.m. up to 12 noon. For the next week will be the second batch, the group B. Again, they will attend the class for the whole week and from the 8 in the morning up to 12 noon. Ayon naman sa kailang School Disaster Risk Reduction Management Coordinator, ginawa umano nila ang mga paraan upang hindi magkahalo-halo ang mga bata sa pagpasok nila sa loob ng school compound. Ang aming ginawang preparation for the limited face-to-face classes ay unang-una, yung para sa mga bata ay gumawa kami ng signages. Pinaghandaan namin ang aming paaralan kung paano ang mga kabataan ay magiging ligtas sa pagpasok nila sa paaralan, lalong-lalo na ngayon sa unang araw ng ating klase sa school year 2021-2022 face-to-face limited classes. Panatag naman si Talisay Integrated School Principal Yunelo Tabilon, kaya pinayuhan niya ng maging kampante ang mga magulang ng mga bata dahil sa nasa maayos at ligtas naman di umano ang kanilang mga anak sa loob ng nasabing school compound. Talisay Integrated School follows all necessary protocols and guidelines such as the parameters, the wash hand of the children, and the children before entering this perimeter school or the school premises. Ibinida naman ng District Supervisor Tagilon District Dapitan City Division ang resulta ng kanyang ginawang pagsubaybay kung paano sinunod at tinupad ng mga teaching staff ng nasabing paaralan ang guidelines at protocol ng IATF. Both, they work together so that the limited face-to-face will be successfully implemented today. And as I see it in my supervision early this morning and monitoring, all the children with the help of the parents and the teachers are observing the proper protocol provided by the IATF. Nagpasalamat naman ng sobra ang mga estudyante dahil matutulukan na umano ang naranasan nilang hirap sa pagsagot sa kailang mga modules. Masaya po ako sa unang araw na pagpasok sa school dahil hindi na po ako mahirapan na sagutin ang aking module dahil may guro na po akong gagabay sa akin. Mula rito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, para sa Mata ng Agila, Julius Esmade, matatag, matapang, matapat.